So yun mga boss, yo, what's up? Happy Monday morning po sa ating lahat, sa mga bawat kapwa natin construction worker o hindi man. So maraming shoutout sa inyong lahat. At syempre mga boss, nandito pa rin tayo sa bahay nila Ate Annie. So dito pa rin tayo sa Mamatid mga boss. So dire-diretso lang yung aking ceiling work. So yun mga boss, syempre lunis na naman. Siguro marami sa mga kapwa natin construction worker na kagaya ko. Pagdating ng Lunes mga boss, wala na, ubos na yung ating pera. Nangungutang na uli tayo. Yung sinuweldo natin nung Sabado mga boss, ubos na sa bayad utang. So masakit mang sabihin mga boss, pero yun ay totoo. So pero ganun pa man mga boss, syempre wag nating sukuan yung hirap ng buhay. Dahil sa atin na kahit tayo ang mga construction worker, pero hindi lang, ha? Wag nating tatawagin tayo construction worker lang. Dahil itong ating trabaho yung marangal. At ang importante mga boss, wala tayong natatapakang tao. So maswerte pa rin tayo sa isang banda mga boss, dahil napakarami. Napakaraming tao na kita naman natin, alam natin na nasa lansangan na tumitira, walang sariling bahay, walang makain, walang pamilya. So kaya tayo, maswerte pa rin tayo mga boss. So kaya sa mga kapwa construction worker, sikap. Magsikap lang tayo mga boss hanggang maabot natin yung ating tagumpay sa buhay mga boss. So ganun pa man mga boss, dumako na muna ulit tayo sa ating isa na namang tutorial video ngayong araw na to mga boss. Siyempre, sa ceiling works pa rin. So ngayon mga boss, mag-share ulit ako ng isang idea o diskarte sa paggagawa ng cob light ceiling. So nung nakaraan na video natin mga boss, nag-share ako ng konting kaalaman kung paano gawin yung tinatawag na reverse cob light. So yung cob light na yung ilaw ay nakaharap doon sa pader. So ngayon, ang gagawin naman natin mga boss, ang share ko naman sa inyo yung cob light na tipikal o yung common na talagang pangkarniwang makikita natin sa kisame, na yung cob light niya talaga ay nakatalikod doon sa pader. So ngayon, i-share ko sa inyo yung isa sa pinaka mabilis na paraan. So marami sa atin, hindi lang ako, ang sabihin natin na mas magaling pa sa atin mga boss. So tayo naman, hindi naman tayo magaling, marunong lang tayo. So ako naman, yung natututunan ko, yung kaunting kaalaman ko mga boss, i-share ko para din makatulong doon sa ating mga beginners. Siyempre mga boss, alam niyo naman na kaya ako gumagawa ng video at nagpapakapagod. Siyempre, para to sa mga beginners natin. So yung mga nag-uumpisa pa lang na matuto o paggawa, pumasok sa mundo ng construction. So dahil dapat may gabay sila mga boss. So kaya maraming salamat mga boss sa mga kagaya kong vlogger na nag-share ng idea nila about sa construction. So maraming salamat sa ating lahat. Hindi kami mapapagod mga boss, para lamang po sa inyo. So yun mga boss, tara na. Tiranin na natin to mga boss at baka matirap ang iba to. So yun na mga boss, so ipakikita na natin sa inyo yung setup ng ating gagawing cob light. So para makita nyo at magkaroon kayo, makakuha ng idea sa ating i-share. So bali mga boss, sa paggawa ng isa sa mga diskarte sa typical o yung ating common cob light. So yung diskarte nating isa, ganito mga boss. Sa paggawa kasi ng cob light mga boss, maraming diskarte. Mayroong gumagawa ng mga framing, may gumagawa na cob light muna yung una. At syempre, itong i-share ko naman sa inyo, yung plain ceiling naman, yung ating inuna. Dahil ito mga boss, ito yung pinakamabilis na paraan para matuto tayong gumawa ng cob light. So para sa mga beginners talaga to. So kaya ganyan yung ginawa natin. So ayan mga boss. So yung ating plain ceiling, bali yung elevation niya, yung height niya, nanggaling doon sa kisame na natapos natin nung nakaraang linggo. So bali tumaas tayo ng 20 cm. So kaya 20 cm yung tinaas natin mga boss, dahil yung magiging siding ng cob light natin ay 10 cm. At syempre yung magiging pagitan naman ng ating ceiling doon sa siding ay 10 cm din. So doon lalabas yung ating ilaw mga boss. So ngayon, ang gagawin nyo mga boss, ito tipid to sa materialis. Dahil ang nilagyan lang namin ng wall angle mga boss, magkabilang dulo. So yan. So mapapansin nyo, may puwang dyan mga boss, oh. Wala na yung wall angle. At hindi rin nakasagad yung ating half duplex doon sa ating pader o doon sa ating biga. So dahil yan naman mga boss, matatakluban din mamaya yan ng ating magiging siding ng cob light. So walang problema kahit magkaroon yan ng space o ng kawang. At ngayon naman, syempre, yung tabi na yan, so kaya hindi natin nilagyan ng wall angle, wala rin naman tayong kakapit yan na kung anuman. At ang importante lang mga boss, syempre, ito naman kasi kahit walang wall angle yan, may mga hanger yan. Ayun mga boss, oh, pakita natin. So may mga hanger yan para tumibay sila. So hindi yan basta-basta kumakalog mga boss, oh, matibay yan. Malaking bagay yung materialis na matitipid natin dyan mga boss, oh, di ba? Dalawang pirasong wall angle, magkano rin yung wall angle? So ilagay na lang natin dito sa baba. So ngayon, ganyan lang i-discarte natin mga boss. Unahin natin yung plane. So ayan, paikot na yan. Tapos na yan mga boss. At syempre, ngayon naman, next step na gagawin natin, yung ating umpisa ng framing ng ating pinaka-cove dito sa baba mga boss. So gaya ng sabi ko, 20 cm yan. Yung 20 cm na ibinaba natin, itunas natin, ilibilan nyo lang yan mga boss. Paikot, walang gel na yan. Hindi nyan, ilagay natin ang walang gel. Ngayon naman mga boss, susukat tayo mamaya ng tamang laki ng cove light na ating gagawin dito. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung finish ng ating framing. So yun mga boss, so bali yung ating siding mga boss ay nakatayo yung ating metal paring. So mamaya ipapaliwanag natin mga boss kung bakit kaya nakatayo. So ngayon naman, ito, para may connect naman natin yung susunod na framing o yung paring doon. So ang kailangan lang natin gawin mga boss ay
magkaroon ng eskwala yan. So, bali. So, walang sukat yan mga boss. Depende na yan sa inyo kung gaano kahaba ang gusto nyo. Basta ang importante, para malagyan natin siya ng, o para magkabit natin doon, may ribbit natin, kailangan natin ng ganito. So, dapat naka-eskwala yan mga boss. And then, yung pagkakas ko mga boss, yung mapapansin nyo, dalawang 45. 45 degrees sa kabila, 45 degrees doon. Para pag binali natin yan mga boss, walang sasabit. So, yun. At make sure lang mga boss, na itong ibinend natin, itong iniskwala natin, siguraduhin nyo lang na iskwalado yan mga boss, so gagamitan natin yan ng iskwala. Dahil kapag yan ay tumabingi, so nawala sa iskwala, mangyayari, yung kabilang siding, tatabingi na boss yun. So medyo papangit yung ating, o resultado ng ating gagawin kapag yun ay naging tabingi. So ito na mga boss, so natapos na natin yung setup, yung framing, nung ating pinaka-cove. So hindi pa tapos yan mga boss dahil may mga bridging pa tayong ilalagay dyan. Yung mga boss, mapapansin nyo, yung siding natin nakatayo, yung ating paring. So ngayon, kaya natin itinayo yan mga boss, para pagtapal natin yung ating siding na hard deflex, eh hindi siya magwiwigil dahil malapad yung ating kakabitan. So unlike na kung yan ay nakahiga, so mapapansin nyo, 2cm lang yan pag nakahiga mga boss, so may tendency yung magwiwigil. So itong discarte na to mga boss, ito talaga ay para pang beginners, o yung pinaka-basic na discarte to sa pagko-cove. So yung cove natin dyan, sumukat lang tayo nung gusto natin na lapad na cove. So 30, pwede tayong mamili, 30 cm o 1 foot, pwede rin 16 o 40 cm. Basta mga boss, eksakto sa tabas ng ating hard deflex o ng ating plywood. So para wala tayong mariritasong madami. So ganun. So yan, mapapansin nyo, nakapaikot na yan. Pagkatapos yan mga boss, pag natapos na yung ating 30 na framing, ang next na gagawin natin, yung framing ng ating siding sa loob. Eto mga boss. So may mapapansin kayo dyan wall angle. So ngayon mga boss, kaya dapat paggagawa pa lang itong plain ceiling, so meron na tayong preparasyon na gagawin. So anong preparasyon yun mga boss? Yun yung framing o yung paring nakakabitan o kakapitan itong ating wall angle mga boss. So mapapansin nyo, may ano yan, may paring yan. So hindi siya nakakapit ng hard deflex lang mga boss. So ang lalim naman ito mga boss, so galing dito sa edge ng ating pinaka-cove. So nakapasok yan ng 15 cm. So yan yung pinakamagandang distance nung lalim ng ating cove. Dahil kasi mga boss, pag masyadong mababaw yung cove natin, halimbawa 10 cm lang, so yung reflection ng ilaw natin hindi ganun kaganda. At ngayon naman, pag naman sobrang lalim naman mga boss, kung nilagay natin yan halimbawa sa 20 cm, so mangyayari mga boss, yung cove natin wala nang tibay yan. Dahil ito kasi nga cove natin mga boss, itong framing niya sa baba, dito yung kumukuha ng tibay sa siding natin. So kung malayo yung siding natin, masyado nang malalim, so gagalaw-galaw yan mga boss. So kaya yung suggestion ko, 15 cm lang yung pinakamagandang depth ng ating cove. Tapos yan mga boss, so next step naman natin, pag natapos na yung ating walanggal dyan, nakaribit na, lahat, paikot, lalagyan na kayo natin yan ng siding. So ngayon mga boss, yung sukat ng siding nito ay ganito. Diba 20 cm yung ating distance mula doon sa plain ceiling papunta dito sa ating cove. So ngayon yung paring natin mga boss 2 cm. So ibabawas natin yung 2 cm sa gagawin nating siding dito. So bali lalabas dyan ay 18 cm. So ito mga boss yung sample ng ating siding. So ipapakita ko sa inyo yung magiging setup niyan. So bali dito, dilagyan natin yan ng carrying channel dito. Ito yung magiging parte ng baba. So mamaya, kaya maya nilagyan natin yan ng carrying channel mga boss, dahil mamaya papasukan natin yan dito ng W-clip. So dyan natin sila i-click mamaya. So yan yung magbibigay ng tibay dun sa ating cove. Tapos sa magkabilang dulo niyan mga boss, mapapansin nyo, nilagyan na natin ng wall angle. Tsaka dun sa kabila. So para paglagay natin ng siding mamaya, pagkabit, so meron na tayong nakaabang na pagre-ribitan natin. At sa the same time mga boss, yung ating siding, hindi sila maghihiwalay. So yun na mga boss, natapos na natin yung ating siding ng ating inner cove. So ngayon mga boss, so kita nyo, ganyan lang yung setup natin mga boss, no? So yung carrying channel natin, nandito sa ilalim. Pero mga boss, ito, huwag nyo munang ipipix na mga ribbit yan. Kasi mamaya, papasukan kasi natin yan ng susuksukan natin ng W-clip. So kapag nakaribbit na yan, mga boss, nakapix na, may hirapan tayong ipasok yun. So kaya, tatlong piraso lang muna, magkabilang dulo yung nilagay natin, tsaka sa gitna mga boss. So ito mga boss, so bago namin ikabit yung aming framing, nakalagay na yung ating W-clip. So mapapansin nyo mga boss, yung W-clip natin, pinitpit namin yan. So tinuwid namin. At mapapansin nyo naman mga boss, doon sa parting dulo, may konting curve o bend. Kasi pag hindi natin yan ibinend, nakatuwid lang yan mga boss, didikit to sa hard deflex. So may hirapan tayong dukutin yan mamaya. So hindi natin yan mababalukot kasi nga nakadikit doon sa hard deflex. So kaya may bend siyang kaunting ganyan. So para hindi tayo mahirapan. Ngayon yung pwesto naman niya mga boss, syempre, nilagyan na namin ng marking yan kung saan tatapat yung pwesto niya. So ganoon lang mga boss, ganito paglagay natin diyan, no. Susuksok lang natin. So yan, suksok natin dito muna sa ibabaw, tapos suksok natin yung ating W-clip. So ganoon lang mga boss, di ba? Nakakabit na siya. Tapos dito sa likod mga boss, yan. Doon natin na i-bend yung kanyang mga parang daliri mga boss. So para kumapit siya doon sa ating carrying channel. And then at pipiksan natin mga boss. So ganoon lamang kasimple mga boss yung ating paggagawa. So hindi tayo mahihirapan kapag ganyan ang discarte natin mga boss. Mabilis na discarte yan. So yun na mga boss, natapos na natin yung ating framing sa ilalim. So yan, matibay na po yung ating framing na yan. So ngayon naman, syempre, pinix na rin natin itong ating mga siding na yan. So mas maganda mga boss, di ba yung W-clip natin dito, doon natin mismo i-ribbit.
So para yung double clip, nakasabit na dun sa ating carrying channel, nakaribit pa. So para mas matibay. At pagkatapos na natin, mga boss, syempre, tatakluban na natin siya ng hard deflex. Pero, itong discarte na to, mga boss, sa cob light na plane, ganyan din yung discarte natin. Pagdating naman doon sa may curb, kasi ito mga boss, may curb kasi yung gagawin natin dyan eh. So hindi pa yan talaga tapos. So pero, una muna natin ilalagay yung hard deflex natin, natatapasin na may korte ng pabilog, mga boss. Bago natin ulit siya dagdagan ng extra rang framing. So hindi tayo muna naglagay ng framing kasi mga boss, hindi pa natin na sigurado kung ano yung circumference ng ating curb dyan, ano mga boss. So mamaya papakita natin sa inyo yung karagdagan nating discarte about naman dun sa curb. So yun mga boss. So ngayon, para makuha muna natin yung circumference dito, kailangan muna natin ilagay o i-actual yung ating hard deflex na lalagyan natin ng korte. Ngayon, so yun, okay na siya mga boss. So itong mga siding ng ano natin, ng cove ito, framing, bubuhitan natin yun mga boss. So pati doon, sa loob mga boss, may framing tayong nilagay doon. So kailangan nating guhitan o martingan yung framing noon kung saan tumama. So yun na mga boss. So bali ito yung naging marking natin. So yun yung edge ng ating framing, yung siding. Ngayon naman, ang gagawin natin, susukatin lang natin yan mga boss. Kung ilan yan, so 31. So ngayon, itatransfer natin dito yan sa harapan. Suka tayo ng 31. Tapos ngayon mga boss, yung naging marking natin, yung ating edge, yung siding natin, so magkabila, di ba? May minarkingan tayo dyan, tsaka doon. So sukatin natin sila. Kung anong haba nila. So ang total na haba nito mga boss ay 46 inches. So ngayon, kukunin natin yung sentro ng 46. So lagay natin sa 23. At iskulahan natin. So yan, magkuhita natin yung iskulahan natin mga boss. Tapos, ilagay natin, lipat natin yung guhit natin dyan. 31. Dito may lagay yung 31 sa guhit. Yan. So itong discarte na to mga boss, matagal na panahon na ginagamit na to ng ating mga sinaunang mga lumang karpintero. So ang gamit natin dito, para makuha natin yung circumference mga boss, gagamit tayo ng tanse o kaya tali o anumang tali na pwede natin gamitin. Tapos, lapis. So ngayon mga boss, ang gagawin lang natin, kailangan mapagtagpo natin yung end point. Ito yung end point, end point ng ating circumference, papunta dun sa center point. So ngayon, para magawa natin yan, kailangan natin ng makakasama. So andyan si Papa Bert. Ayan. So bali siya yung hahawak ng ating tali. So siya yung mag-a-adjust. Kasi mga boss, kailangan natin may tagahawak doon. Dahil may adjustment kasi mangyayari yan. Depende sa circumference natin kukunin. So kung mahaba yung ating ginagawang arko, kailangan natin ng mas malayong distance. So kapag ganitong mga maiksi lang, so siguro mga hanggang doon o mga isang dipa, okay na siguro boss, baka makuha na natin yung circumference niyan. So yun mga boss, so kailangan lang natin gawin yung ating lapis, itali natin dito sa gagamitin nating tali para hindi siya gumagalaw. Ngayon, itong tali na to mga boss, dapat itama natin siya dito sa giluhitan natin. So dapat naka-eskwala siya. So para makapagmakuha natin yung magandang circumference mga boss. So yan, try natin. So kailangan lang natin itama mga boss yung lapis dun sa ating center point. So ngayon, testingin nyo muna mga boss kung magkakaayos na ba. So medyo malayo pa siya. So kailangan natin lumapit. Lapit lang natin, lapit. Malapit pa. Siguro makagaling mo lang. Yan. Diba? So yun, dapat mga boss, yung pumipigil ng tali natin doon, dapat hindi yun gumagalaw. Stable lang yun. Layo ng konti. Kunti-kunti lang, kunti-kunti. Yun. So yun mga boss, mapapansin nyo, yung ating end point, at saka yung ating center point, mga boss, nagtagpo na yan. So ngayon, pag nagtagpo na sila mga boss, umpisa na natin ngayon, guhitan yan. Pati doon, sa kabila. So yun. So ito na mga boss, kita ba natin, medyo maliwanag, gawa ng sinag ng araw. So yun, mapapansin nyo mga boss, so nakuha na natin yung ating circumference. So nagtagpo yung ating center point at yung ating end point. Doon sa kabila, ganun din siya mga boss. Once na nakuha nyo yung circumference nitong kabila, so yung kabila, ganun na rin yun mga boss. Magiging pareho yung circumference nila. So ngayon, so pag okay na yung ating ginawang bilog, tatabasin na natin yan ngayon mga boss.
So ngayon naman mga boss, so bali dun sa katapat niya, dahil dalawa yung ating lalagay ng curb, so magkatapat. So yung gagawin natin, hindi na natin gagawin yung prosesong ginawa natin kanina. Ang gagawin lang natin mga boss, syempre markingan uli natin yung tatamaan ng siding. So bali pareho naman sila mga boss eh. So kaya ito na lang yung gagawin natin guide, yung tinabas natin mga boss. So ito yan, no? So gagawin niyo lang mga boss yun, ipantay doon sa edge. So yan, make sure na pantay sila. At may marking naman tayo dyan mga boss. So yung end point, yan, tama natin. So yan, kapag okay na, so guhitan na natin. So para parehong-pareho sila ng circumference. So ayun na mga boss, mga bossing. So may kabit na natin yung ating ginawang curve kanina. Tsaka doon sa kabila mga boss, so nakakabit na rin. So ngayon naman, tatapusin muna natin itong natitirang hard defects mga boss, natataklobat natin, bago natin gawin yung framing doon. So ang kagandahan yan mga boss, kapag nauna yung hard defects, so makikita na natin kung saan o ano yung takbo ng layout ng mga framing niya. Tsaka isa pa, makukuha natin talaga ng maayos. So unlike kung gagawa tayo ng framing muna, may mahuhuli si hard deflect, so hindi tayo sigurado pa mga boss kung ano, tatama ba siya o hindi. Maliban na lang kung meron tayong planong sinusunod mga boss. So yan na mga boss, natapos na natin yung ating paglalagay ng hard deflect. Hindi na natapos na natin boss yung ating framing ng curb. So ganyan lang nilagay natin mga boss, metal paring. So yan siya. So yung metal paring mga boss, syempre sinabay din natin dun sa curb. Ayan. So yun ang kagandahan mga boss, di ba? Hindi tayo may hirap ang maglagay ng framing kapag nauna yung ating hard deflex. Dahil yung ating framing mga boss, susunod lang doon sa curve ng ating hard deflex. So yun mga boss, syempre lalagyan na natin ng siding to. At para matapos na itong ating fog light. So yun na mga boss, natapos na natin yung ating fog light. Yung design niya mga boss ay parang oblong. So yun. So, pero hindi pa dyan nagtatapos mga boss yung ating coblite na yan. So meron pa siyang trellis. May i-add pa tayo ng mga trellis dyan mga boss sa mga tabi. Yun yung parang Adidas mga boss, tatlong stripe. So dadagdagan natin sila ng ganun para mas gumanda yung ating kisame mga boss. So kita nyo mga boss, oh. Simple lang siya pero rock. So yun mga boss, so nakatapos na naman tayo muli ng isang tutorial natin. So sana mga boss nakatulong yung ating ginawang video mga boss. So at kung bago ka lang mga boss sa ating YouTube channel at nagustuhan mo yung mga videong ginawa ko, mga boss, mag-subscribe ka na, mag-like at syempre pindutin mo na yung kalimbang dyan para lagi kang updated sa mga bawat video na aking i-upload mga boss. At syempre makikipalo na rin po ng ating Facebook page mga boss, July Ems. At syempre doon po sa mga gustong magpagawa, so pwede po kayo mag-message sa akin at available po si July Ems at any point in Luzon.